Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon ay umiiral pa rin ang iba't ibang weather system sa ating bansa. Una na dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemispheres na siyang nagre-resulta sa mga kaulapan at mga pag-ulan. Ito rin na nagdala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao in the last 24 hours at magpapatuloy pa rin ngayong araw. Samantala, yung shear line o yung tail end ng frontal system na siyang boundary ng northeast monsoon at ng easterlies ay nakakaapekto na sa eastern section of southern Luzon. Habang sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, umiiral na muli ang northeast monsoon or amihan. Samantala, dun sa loob ng Intertropical Convergence Zone, meron tayong namataan na hindi lang isa, kundi dalawang low pressure areas. Yung isa ay nasa loob ng ating area of responsibility, ito yung ating patuloy na minomonitor. As of 3 in the morning ay nasa 335 kilometers east-southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Itong low pressure area na nanatiling mababa ang tsansa na maging isang bagyo, considered as a shallow low pressure area. Posibleng lumapit ng konti dito sa may silangang parte po ng Eastern Visayas and Caraga region at magpapaulan pa rin part of the ITCZ. Samantala, yung isang low pressure area na nasa labas ng ating PAR ay nasa 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. At base rin sa ating analysis, within 24 hours ay mababa rin ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Subalit babantayan natin ito dahil mas mataas ang tsansa na habang lumalapit ito ng ating kalupaan, pagpasok ng area of responsibility, possible by tomorrow, nasa loob na ito, no? Mas tumataas ng bahagya yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo. At nakikita rin natin na katulad nung naunang LPA, lalapit din ito ng konti dito sa may parting Visayas and Mindanao. Somewhere along this ITCZ, possible din po na may mabuo na low pressure area dito sa may kumpul ng ulap kung saan nagpapaulan na sa malaking bahagi po ng Mindanao. And somewhere along the Sulusi, possible nga na may mabuong low pressure area or circulation. For today, asahan ng maulap na kalangitan sa maraming lugar sa Luzon, lalo na dito sa Palawan. We're talking of the ITCZ or the low pressure area. Nagkakos po ito ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan as early as this morning sa Palawan. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or landslides doon. Dito naman sa silangang parte ng Luzon, for Bicol region, meron tayong mga isolated rain showers caused by the shear line. And then for Quezon, Aurora province, dito rin po sa Cagayan Valley, asahan natin yung mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Posible rin ito magdulot ng mga pagbaha or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, makakaasa pa rin tayo ng partly cloudy to at times cloudy skies. And then kung may mga pag-ulan man po, ito yung mga mahihinang pag-ulan lang or light rains. In other areas pa nga of Ilocos region and Central Luzon, mababa lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. At sa Metro Manila, hindi na natin tinatanggal po na magkakaroon din ng mga mahihinang pag-ulan pagsapit ng tanghali. Sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, asahan po natin sa halos buong araw magiging maulap ang kalangitan. Sasamahan naman ito ng mga kalat-kalat na ulan, mga light to moderate with at times heavy rains na hindi naman po tuloy-tuloy. Pero pinag-iingat pa rin natin sila sa mga posibleng pagbaha or landslides kapag lumakas ang mga pag-ulan, lalo na kapag mayroong mga thunderstorms. Yung temperatura natin hindi kataasan hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Ilocos Norte, yung mga mangiisda po doon, mag-ingat sa mga matataas na pag-alon hanggang 4.5 meters. Meron tayong nakataas na gale warning epekto ng amihan. Hanggang 4.5 meters, so isa't kalahating palapag po yan ng gusali. Sa natitirang baybayin ng Luzon at ng Visayas, hanggang 2.8 meters or around isang palapag ng gusali. At dito naman sa may Mindanao, nasa 2 metro kapag mayroong mga thunderstorms. Sa Metro Manila, makakaasa naman tayo ng partly cloudy to cloudy skies from Wednesday hanggang Friday. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang hapon, so that's around 12 to 4 PM. Pero kung sakasakali, by Wednesday, mga mahihinang pag-ulan lang as well as Friday. Sa Thursday, possible naman yung mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan sa Baguio City at sa mga nagbabalak ding mamasyal sa susunod po na 3 araw, makakaasa tayo ng sunny
weather, pagsapit po ng umaga. And then sa tanghali hanggang sa hapon ay meron tayong lamang mga pulupulong mga mahihinang pag-ulan or isolated light rains, epekto ng amihan. At dahil amihan yan, malamig ang temperatura sa madaling araw hanggang 15 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, particular na sa Legazpi, asahan natin pagsabit po ng tanghali ng Wednesday, meron lamang mga pulupulong mahihina hanggang katamtamang ulan, epekto po yan ng amihan. By Thursday, meron tayong mga localized thunderstorms, pero at the rest of the day, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan or magiging maaraw naman pagsapit ng Thursday. Pagsapit naman ng Friday, magiging maulap na, then sasamahan pa ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone o yung paglapit ng ikalawang low pressure area na sa ngayon ay nasa labas ng BAR. Sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, simula po bukas hanggang sa Thursday, asahan lamang yung bahagyang maulap hanggang sa kuminsang maulap na kalangitan. Hindi na magiging tuloy-tuloy or magiging mas malalakas yung mga pag-ulan as compared for today. So as early as morning, possible yung mga localized thunderstorms. Meron din po sa hapon. Then pagsapit ng Friday, magiging maulap ulit at sasamahan pa ng mga light to moderate with at times heavy rains. Epekto yan ng low pressure area and the ITCZ. Panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, dahil dun sa low pressure area na mas malapit sa atin, magpapatuloy pa rin ang maulang panahon hanggang bukas, araw ng Miyerkules. At sasamahan pa ito ng mga thunderstorms, so mag-ingat sa mga posibleng baha or landslides. Thursday and Friday, bahagyang bubuti ang panahon. Asahan yung medyo maaraw na umaga, then pagsapit po ng hapon, magkakaroon muli ng mga localized thunderstorms. Si Haring Araw ay late na sisikat, 5:57 ng umaga, at dulubog naman ito ng maaga, 5:24 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Makiantabay po sa mga updates regarding sa mga binabantay natin na low pressure area at yung mga rain-causing weather systems. Ako si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.